Bigay kami ng tip. Ano ba ang tip na ma-share mo sa mga kapinas natin na nag-aspire na maging isang singer din kaya mo? Singer-songwriter. Katulad ni isa ng katulad ng isang Ato Arman. Laging ano, laging yun nga, makikinig, nakikinig, pag-aaralan. Pag mayroon kang gustong song na gusto mong kantahin, pag-aaralan. Yun, tambay sa banyo, ganun. Then, practice. Tapos, yung pinakataas mong boses, tirahin mo. So, ever since saan hanggang mataas na boses mo? Kasi ano eh, naranasan ko rin, hindi ko naman nasabi yung taas talaga yung boses ko, pero pag sa live, nagbanda ako. Mga journey songs yan. Journey? Yan, mga Michael Bolton. Yung mga ganun eh, no? Yung mga raspy-raspy yung boses. Tama. O yung mga minsan naman, ang Pilipino, alam na ang Pilipino. Lalo na pag medyo may edad na. Mm-hmm. Galing sa loob bansa, ang daming dollars na dala. Ayun! Tapos mag-request ng, mamimiss kita. Ay, talaga okay, nga! Okay. So, mag-a-adjust ka ng boses. Ayun. Ikaw ba nakapag-trabaho ka rin sa abroad? Hindi pa. Makakanta ka abroad, hindi ba? Hindi pa. Maraming nag-alok, pero ewan ko. Kaya ba ng schedule, gano'n, if ever? Hindi ko pa masabi kasi meron pa ako gustong tapusin. Ay, ano yun? Ano yung gustong tapusin ng isang Ato Arman dito? Sana yung aking tanglaw ay makakarating sa kanyang puro. Magliwanag at magsinag talaga ang tanglaw. Magbigay liwanag sa music industry ang tanglaw. Ay, speaking of tanglaw, nako, ano yung tanglaw na pinag-uusapan namin mga kapinas? Yan po ang latest single ni Sir Ato, ang awiting tanglaw, na kayo din na nagsulat. Yes po. Kasama ko si Sir Benny sa ito. Ay, kasama si Tito Benny. Ito po ay ginawa namin sa songwriting contest na Fest Cup. Ah! Nagkaroon po kami ng 3 days songwriting contest. Then, napili yung tanglaw. Ay, ang galing! Si Sir Benny, yung aming mentor, ng Camp Isang Lahi. Camp Isang Lahi. Lahi. Naku, ang dami na, no? Nakakatawa kasi ang dami na talaga ng mga umuusbong ng mga songwriting competitions na nagbibigay talaga ng pagkakataon sa mga aspiring songwriters na maipakita yung kanilang kakayahan, di ba? Na mas lalo silang makilala. Yung mga nagbibigay daan, yung mga break, di ba? Usually na iba mga songwriters na hindi naman nakikilala ng ibang mga artist, di ba? Yung mga bigating artist. O, si Ate Agat. Nagsulat ng resume ni Alden Richards, di ba? Kaibigan ko po si Ate. Ay, talaga! Kasama ko siya. Siya Davey. Sa Himigan doon. Ay, ayun. Siya po ang composer ng One Day. Oo nga. Then, sa K-Pop Music Festival, 2011, magkasama din kami. Ang galing, no? Ikaw ba, ano ba ang maipapayo mo sa mga tao naman na mga kapinas natin na naghahangad naman maging mahusay na songwriter? Ano ba yung mga usual tips na binibigay mo when it comes to songwriting? Halimbawa, ano naman tayo, napakalakas na ang social media natin. Sa YouTube, ano naman? So, ano bang genre mo as a songwriter? Kasi mayroon ganun din eh, parang singer doon din eh. Mayroon kang parang pinagdaman, kasi madaling isulat. Parang may 40 ka eh, diba? So, yun, titingnan mo doon, ano ba itong, tama ba itong ginawa ko, bagong bilabas, then, pwede mong ipakita sa mas nakakaalam. Huwag mo itago, ilabas mo. Tapos, important din connection, kaibigan. Para ma-correct yung ano, yung ginawa natin. Then, pag sinabi, okay na yan. Sige, tawin natin. Tapos, malay mo. Gawin ko. Karamihan kasi sa mga gustong magsulat ng kanta, parang nahihiyan. Yeah. Sabihin pa ako, ano pa, huy? Huwag, corny, bakit ganyan? Huwag ganyan yung lyrics mo, diba?